Ang laki ng bite ko. So, try this recipe. Siya sa kunting soy sauce, tapos nilagyan ko siya ng lemon tsaka naglagay ako ng kunting vodka para medyo masarap, at tsaka black pepper, tapos sinalo ko lang siya. You can let it stay for like around 10 minutes. So nagsotay ako ng Gamit ko lang po yung butter. Let's see kung anong resulta. Mainit na po ang kalan. Tingnan natin. Hinaan natin yung butter. Thank you.
Tayo kung paano yung tako at saka yung dead cilantro pag nandito na. Then, that would be our lunch for today. So, I'm back. Naluto ko na yung chicken. Ito yung gagamitin natin for our taco. And this is the fried. So, you have choices ngayon kung anong gusto nila kainin. They can have the
kind of grilled chicken or they can choose the fried one. So aside from that, meron tayong tortilla. This is a corn tortilla. Usually, mabibili mo lang to sa any stores. Pero ngayon, kinuha ko to siya doon sa isang store. This is really a good one. This is the packaging. Ito yung packaging ng tortilla na ginagamit ko. Cocomelon. El Milagro tortilla. So this is a corn tortilla. I have my sour cream. And I have my tomato. And also, I can have my cilantro. I have my cilantro right here. So just slice and chop it. So very small pieces. Ingat lang tayo ng mga kumain nyo. Kasi hindi tayo expert sa pagluluto dito. Usually sa atin, ginagamit natin as dessert. Pero sa kanila dito, usually pinagamit nila sa kanilang ulam. So, mostly, pag mag-order ka ng taco, yung pag may guacamole, parang add-on na topping. So, mas parang magdagdag ka ng dollars. Kasi parang topping siya na hindi siya regular na kasama sa regular na taco. Usually, nilalagyan nila ng beans, that's a burrito. But this one is, you can put cheese on the top. Yung grated cheese, any kind, American cheese or cheddar. I don't know if I have cheese right now, pero kung wala akong cheese, usually guys, kung gusto nyo maglagay ng cheese, pwede rin siyang lagyan ng cheese yung taco nyo sa ibabaw. I'm just removing or scraping the avocado. Thank you.
That's my lunch for today. So, very easy to make. Ang bilis-bilis lang pag wala kayong oras at saka palagi kayong busy. Madali lang siya at saka healthy pa siya. Tikman natin kung masarap. Recipe at home. Very easy to make. And I will put the ingredients down. And if you have any comment, please write it down below. And please try to subscribe my channel. Thank you so much and have a blessed day. Bye.